Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, August 8. Ang Ebanghelyo ay Matthew 17, 22 to 27. Sabi, while Jesus was in Galilee with the 12, He said to them, the Son of Man will be delivered into the hands of men. They will kill Him, but He will rise on the third day. Malinaw sa Panginoong Jesus yan, na they will kill me, but it's not the end of the story. Malinaw na malinaw, at sana malinaw din sa'yo. They will try to destroy you, but you will rise. They will try to kill you, but you will rise. Minsan, physically, many times hindi physically, but they will try to kill you morally sa pamamagitan ng chismes, ng paninira, sa pamamagitan ng pangontra sa mga pangarap mo, sa pamamagitan ng panghihila pababa. They will persecute. They will try to kill you. They will try to kill your dreams. Minsan, mga pangyayari sa buhay, minsan, mga pakabigo ng buhay, and they will try to kill your dreams, to kill your passion, to kill your purpose, but it will rise. Anyone na sumusubog na sirain ang buhay, ang plano, ang purpose ng mga hinirang ng Diyos ay hindi magtatagumpay. Ang Panginoon will always rise. Not only in His resurrection, pero pati hinila paakyat tayo. Ang Panginoon ay sinasamahan tayo, tinutulungan tayo na ang resurrection experience niya ay maging resurrection experience mo, resurrection experience ko. Na yung feeling mo nakakasira ito ay bigla makikita mo God use it to bless you. God uses for your purpose. Kung your purpose is His purpose. Yun ang sekreto. Kaya ngayong araw na ito, matulog tayo ng mahimbing sa pakakaalam na nasa kamay tayo ng ating Panginoon. Kahit anong balak na sisirain buhay natin, plano natin, pangarap natin, passion natin, hindi matatagumpay kapag tayo ay dikit sa ating Panginoon. Kung paano He went down, we might go down. But kung paano He went up with a new life, ganun din po sa ating. Kung nagustuhan mo ang video ito, please pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.